may gagawin tayo ngayon. Ito, Mitsubishi 4G18. Papalit tayo ng piston ring tsaka cylinder head gasket. Kasi itong Mitsubishi 4G18, nag-overheat siya. Palit tayo ng gasket, tapos napamachine shop na natin yung ating cylinder head. Tapos ito, mag-install na tayo ng piston tsaka piston ring. Ayan mga katornilyo. Ayan mga katornilyo, no? Pagkakabit ng ating piston, kailangan ano siya, inverted mga katornilyo. Ito kasi may spacer. Yung gatla dito sa spacer, dito siya sa facing na to. Tapos yung dalawa niyang oil ring, dito naman tayo sa kabila mga katornilyo. Ayan. Ayan mga katornilyo, no? Ito yung dalawang oil ring. Yung dugtungan ng spacer dito mga katornilyo. Tapos ito, itong ating second ring, dito siya mga katornilyo, no? Tapos yung first ring natin, ito, dito. Ayan mga katornilyo, pwede na natin isalbak to. Piston ring compressor natin mga katornilyo. Ito yung ginagamit natin para ma-compress natin yung mga piston ring. Para may salpak natin doon sa block. Kasi natin yung mga piston ring, sasalpak na natin. Piston number 3 ito mga katornilyo. Tapos mga katornilyo, tandaan natin yung pagkaka sunod-sunod ng ating piston. Lahat ng may mga number mga katornilyo papunta rito sa likod. Salpak na natin to piston number 3. Slight tap lang na natin yung ating piston para bumaon pababa. Kakabit na natin yung kanyang cup number 3 sa ilalim. Ito mga katornilyo, no, yung gatla ng ating cup number 3, kailangan naka-align doon sa cup number, yung cup na pangitaas natin sa connecting rod. Kailangan hindi sila magkabaliktad. Kumbaga naka-linya silang dalawa. Yan mga katornilyo, no, naikabit na natin 1, 3, 4, last piston tayo, piston number 2. Yan, tap na lang natin ng konti para kumuon. Tap din natin itong ating piston compressor mga katornilyo para hindi siya umangat. Dahan lang tap natin. Alagyan natin ng lubrication lahat mga katornilyo, no, yung cup tsaka itong mga facing ng ating cylinder engine wall. Lagyan din natin yan pang lubrication mga katornilyo. Kabit ko na to sa ilalim mga katornilyo. Mga katornilyo, kakabit natin yung cup number 2. Tapos ipipiting natin mga katornilyo, no, para siguraduhan. Yan mga katornilyo, yung mga nilagay nating piston tsaka cup, ipipiting natin mga katornilyo. Pwede natin siyang bigyan mga katornilyo, 12 volt lang naman to, bigyan natin ng 20 foot pound. Ito yung ating
manual torque wrench natin. Kailangan mga katornilyo, pag mag-ipit tayo, alternate, hindi muna natin sasagad ang isa. Alternate sila. Ayan mga katornilyo. Pagla 20 foot pound lang mga katornilyo. Kasi maliit lang naman to. Yan mga katornilyo, na napiting na natin, i-check na lang natin tsaka pihitin natin kung malambot yung sigunyal. Ayan mga katornilyo, maganda yung kanyang ikot. At i-double check ko na lang yung piting cylinder head. Ito mga katornilyo yung ating cylinder head ng ating 4G18. Galing ng machine shop ito, pina-replace natin. Pina-setting na rin natin yung barbola para mag-ayos yung ating trabaho. Ayan, i-ayos na lang natin ito para sa lubrik natin. Ito ayan mga katornilyo, ilulubricate muna natin yung ating cylinder head. Tinanggal natin yung dalawang ano ng rocker arm, dalawang set. Katornilyo, papalitan natin ng oil seal para sigurado tayong wala ng tagas tsaka malutong na rin to mga katornilyo. Palitan natin para dito sa ating cylinder head. Camshaft oil seal mga katornilyo. Ayan mga katornilyo, napalitan na natin ng oil seal. Ito yung oil seal niya, lutong na, tigas na. Ayan mga katornilyo, ayaw na halos. Ayan mga katornilyo, lalagay na natin yung ating rocker arm. Kailangan lubricate natin mga katornilyo para malambot. Ayan mga katornilyo, bigyan natin ng torques ito ating mga rocker arm para pantay-pantay. 20 lang mga katornilyo. Yan mga katornilyo, na-fit na natin itong, na-setting na natin itong ating rocker arm. 20 foot pounds yung nilagay natin mga katornilyo, para pare-parehas yung higpit niya. Ayan mga katornilyo, no, mag-clearance natin yung ating cylinder head base sa kanyang control information. 25 yung intake, 30 yung exhaust. Ayan mga katornilyo, no, filler gauge 20-30. Katornilyo, yung ating intake dito. Ayan ating intake sa kabila mga katornilyo, ito yung exhaust, kaya 30 tayo dito sa ating exhaust at 25 tayo dito sa ating intake. I-adjust natin ng firing order 1, 3, 4, 2, yun ang susundin natin 25. Yan mga katornilyo, i-install na natin yung ating gasket. Nilagyan lang natin ng langis mga katornilyo, no, para lumapat ng maganda. Langis lang, kaya grasa. Yan mga katornilyo, pasok natin sa dowel, dalawang dowel yan. Yan mga katornilyo, sasalpak na natin ating cylinder head. Ang salpak nito ang mga pangyo, kailangan pantay na pantay.
Ayan mga kapatidyon, isalpak na natin yung ating cylinder head, ano? Medyo mahirap lang magsalpak pagka mag-isa ka lang. Kasi kailangan tumama doon sa dalawang dowel na hindi mo pa binababa yung cylinder head para hindi madamage yung ating cylinder head. Ito, isalpak na natin. Ayan mga kapatidyon, yung mga cylinder head bolt natin, lagyan natin ng konting lubrication. Huwag natin isalpak. Ayan, kapatidyo. Pag-iikit mga kapatidyo, ilapat muna natin yung lahat ng cylinder head bolt para ano, magpantay-pantay siya. Mga kapatid, no? Mag-iigpit na tayo ng ating cylinder head. Sa una, bigyan muna natin ng 20. Ngayon, bigyan natin ng 30 foot pound. Mga katornilyo, bigyan natin ulit ng 40 foot pound. Final torque natin mga katornilyo is 40 foot pound. Sosobrahan lang natin ng konti, kahit mga 45 para sa final. Mga katornilyo, lagyan natin yung spark plug rubber mga katornilyo. Yan mga katornilyo, natapos na tayo, no? Na check na natin lahat, pati yung belt, lahat-lahat na ano na natin na ikabit, at testing na natin pagpapandar. Yan mga katornilyo, napandar na natin, no? Medyo okay naman yung andar niya. Maganda yung pagkaka natin, checking natin lahat. Yan lang muna yung share sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, share na rin, ano, mga katornilyo. At comment na rin kung may katanong ako kayo. Yan lang muna, maraming salamat. Katornilyong arte ulit. Thank you.